footing's already gone. Look at this from Andre. And now Haney's got that fire in his eyes. I won! Walang Reno TV. All Filipino World Title, posible na naman po mga amigos. The last time na nakasaksi tayo ng All Filipino World Title fight ay noong nakaraang taon ng Disyembre, kung saan tinalo ni WBC World Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire ang tinaguriang The Assassin na si Raymart Gabalio sa pamamagitan ng 4th round knockout. Natural sa tuwing magkakaroon ng ganitong eksena mga amigos ay hati ang emosyon ng ating mga kababayan. Masaya dahil panalo ang Pinoy pero malungkot din dahil kapwa Pinoy din ang nabigo sa laban. At ngayong nakatakda nga po ang undefeated Pinoy fighter na si Jade Hurricane Bornea na sagupain ng Moroccan fighter na si Mohamed Obadi. Sa 14 ng Enero sa Mexico, ang naturang bakbakan ay isang IBF Super Flyweight Title Eliminator. Ibig sabihin po mga amigos, ang magwawagi sa bakbakan ay mapapasalang sa ating pambato na si Pretty Boy Jerwin Angcajas, ang kasalukuyang IBF Super Flyweight Champion. Kaya napakalaki na naman po ng tsansa na Pinoy laban sa Pinoy na naman ang magpapang-abot sa finals. Si Jade Hurricane Bornea ay may kartadang 16 wins, no losses, no draws with 10 knockouts. Habang ang kanyang makakalaban naman na si Mohamed Obadi ay may kartadang 22 wins, only 1 loss with 13 knockouts. Sa iba pang balita mga amigos, bukas daw po ang pinto ni WBC World Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire sa paikipagtuo sa mga kampiyon sa mas mabababang timbang. Bagamat ang prioridad ni Donaire ay ang rematch with number 3 pound per pound the monster Naoya Inoue. Subalit kung hindi pa ito mangyayari upang maging 5 division world champion, tatangkain muna umano ni Donaire na maigulo sa super flyweight. Handa siyang sagupain ang mananalo sa nakatakdang trilogy ni na Juan Francisco Estrada at Roman Chocolatito Gonzalez sa Marso. Hindi naman daw mahihirapan si Donaire sa 115 pounds o super flyweight division. Sa katunayan, nung maglaban nga daw po sila ni Naoya Inoue noong 2019 ay nasa 116 pounds lamang si Donaire, kaya't kinailangan pang uminom ng maraming tubig para magdagdag ng timbang. So napaaganda po ng mga naghihintay kay Donaire mga amigos, sakaling hindi siya pala rin maging undisputed sa bantamweight division, may chance pa rin siya sa super flyweight division at tsak na magbubus ito sa legasiya ni Donaire mga amigos, lalo na't nasa pound for pound rankings ang kanyang posibleng makalaban na si Juan Francisco Estrada at dating number 1 pound for pound naman itong si Roman Chocolatito Gonzalez. Yun nga lang mga amigos, mukhang hindi talaga tayo makakatakas sa All Filipino Battle. Dahil kung talagang desidido si Nonito Donaire na maging undisputed, kinakailangan niyang agawin ang titulo ni Jerwin Pretty Boy Angcajas.